Magsitayo na po ang lahat. Ako'y kaawakan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ngayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso at isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawakan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingapin mo at kupkupin ang iyong sambayanan, sapagkat kami mahihinang tao lamang, na pawang babagsak kapag di mo inalayan. Tulungan mo kaming laging lumayo sa kasamaan at mamalaging tumatahak sa landas ng kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mga namamayan sa Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin. Talikdan na ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo sa paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairalin ang katarungan. Itigil ang pang-aapi. Tulungan ang mga ulila. Ipagtanggol ang mga balo. Hali kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganain ko ang ani ng inyong lupain. Ngunit, kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang sabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos
ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Bagaman ang mga turo'y hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot at niayaw na tanggapin yaong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon panahon na ang kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko na sa aki'y iyahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sinabi na poong mahal, kasamaan ay layuhan, kasalanay pagsisihan. Kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang tinuturo nila at sundin ang kanilang inuutos. Ngunit huwag niyong tularan ang kanilang gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkas sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitan tao ang kanilang mga ginagawa. Inilalaparan nila ang kanilang mga platerya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guru. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guru sapagkat iisa ang inyong guru at ang inyong lahat, kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit.
Huwag kayong patatawag yung tagapagturo, sapagat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang araw po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang ating mga kasama online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan natin, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa banal na pagdiriwang ng misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Tayong lahat, nagdiriwang ng banal na misa na ito ngayong panahon ng Kwaresma upang lalo tayong makasunod kay Jesus Nazareno sa kanyang paglalakbay patungo sa Kalbaryo, patungo sa krus ng ating kaligtasan, patungo sa muling pagkabuhay na papawi sa kamatayan at kasalanan. Sa ating pagsunod kay Jesus Nazareno, ang tangi nating hangarin ay matulad sa Kanya, matulad sa Kanyang kadakilaan. Tayong lahat gusto natin maging dakila. Walang taong ayaw maging dakila. Walang taong ayaw maging maganda ang kalagayan. Ngunit sa paghangad natin ng kadakilaan, ang mundo ay nagbibigay ng ibang landas. Sapagkat para sa mundo, kung gusto mo maging dakila, unahan mo ang lahat. Kung gusto mo maging dakila, ikaw dapat ang nasa taas. Ikaw ang maging pinuno. Kaya maraming tao nagpapatayan, nag-aaway, nagsisiraan, nagkakawatak-watak para lang manguna. Dahil alam natin kapag ikay pinuno, nasa iyo ang kapangyarihan, nasa iyo ang katanyagan, at maging ang kayamanan. Kaya nga nakakapagtaka minsan na mga simpleng posisyon ay nagiging sanhi ng karahasan. Minsan barangay lang, minsan isang maliit na samahan lang, minsan, simpleng organisasyon lamang, nag-aaway-away kung sino ang magiging pinuno. Lalo na kapag lumaki na ang samahan o naging komplikado na pera ang pag-uusapan, kapangyarihan at impluensya. Ito ang landas ng mundo. Kung gusto mo maging dakila, mauna ka. Unahin mo ang sarili mo. Ngunit sa landas ng ating pong Jesus Nazareno, kung gusto mo maging dakila, unahin mo ang iyong kapwa. Kung gusto mong maging dakila, unahin mo ang iyong kapwa. Kaya nga't binabatikos ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon ang mga eskriba at pariseo, ang mga pinuno ng templo, ang mga tinatawag na makadiyos, mga taong simbahan. Pero iba ang kanilang isinasabuhay sapagkat ang kadakilaang hinangad nila ay katulad din ng kadakilaan ng mundo. Pinapaalala sa atin ngayon mga kapatid, ang kadakilaan ni Jesus Nazareno
ay ang pagpapakababa. Inuuna ang kapwa bago ang sarili. Dahil kapag inuuna raw natin ang ating kapwa, lalo tayong nagiging mapagmahal, lalo tayong nagiging mapaglingkod, lalo tayong nagiging mapagmalasakit, lalo tayong nagiging matuwid. At kapag tayo lalong nagiging mapagmahal, mapagmalasakit, matuwid, lalo tayong tumutulad sa Diyos. At ang Diyos ang tunay na dakila. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ang lingkod ng lahat. Kaya nga, ang tunay na kadakilaan, katulad ng ipinakita ni Jesus sa sareno, tuwing nakikita natin siya sa altar, pasan-pasan ng krus, sana maalala natin kung papaano inuna niya tayo, bagamat siya'y Diyos, niyakap niya ang krus. Bagamat siya'y Diyos, namatay siya sa krus. Bagamat siya'y Diyos, hinarap niya at dinanas niya ang maraming pagdurusa upang tayo'y maligtas. Kaya nga, lahat tayo naniniwala, dakila, pinakadakila sa Jesus Nazareno. Kaya nga, sana tayo din, ang kadakilaang inaasam natin, hindi ang kadakilaan ng mundo, kundi ang kadakilaan ng Diyos. Kapag inuuna mo ang sarili mo, hindi yan ang kadakilaan ni Jesus Nazareno. Kapag inuuna mo ang kapwa mo, iyan ang kadakilaan ni Jesus Nazareno. Ipagdasal natin ang bawat isa na habang tayo'y naglalakbay ngayong Kwaresma, lalo tayong maging mapagkumbaba, lalo tayong matulad sa kadakilaan ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sundin natin ang mga pangaral ng ating Panginoon na siyang nagturo sa atin na tuparin ang kanyang gawain ng may kababaang loob at walang pagmamagaling. Sa bawat kahilingan ng ating tugon, Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging lubos ang pag-aalay ng sarili sa kanilang dakilang bukasyon na ipangaral ang Ebanghelyo, manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Ang mga magulang at guro, naway makita ang kanilang mga itinuturo sa pamamagitan ng pagpapatotoo at mabubuting halimbawa, manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Atinawang laging sikaping gawin ang matuwid upang maging isang buhay na kapangyarihang nagkakabisa sa ating mga pagkilos ang salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Atinawang kalingain ng may pag-ibig at habag ang mga may sakit, mga matatanda at mga nangungulila, manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama naming nasa langit, palalimin mo ang aming pananampalataya upang lumago kami sa iyong pag-ibig. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
ito handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming andog ang tinapay at alak na ito, andog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo at gawing banal ang paghahain aming ipinagdiriwang sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa ipapakinabang namin sa pagpapalang iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Tuwing tayo nagsisimba, ipagdasal natin na tayo maging dakila katulad ni Jesus. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, na aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Bireng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung lagi naming inuuna ang aming sarili. Patawad po kung kami nagiging mapagmataas, mayabang. Patawad po kung kami nagkakasala laban sa inyo, Panginoon. Linisin niyo po kami, pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Lord, upholds my life. He saved me by His name, protects me by His power. I trust in His saving word. My every prayer is heard. The Lord upholds my life. Though sinners do me harm, and proud men rise against me, I know His power prevails. I praise His most holy name. The Lord upholds my life. The Lord upholds my life. Announcement. Pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinaupuan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming banal na pagsasalong ito, katapatan sa pamuhay namin dagdagan mo at tulungan mong kami mamalaging kalugod-lugod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo, sa inyong pong pagtulong sa ating simbahan, sa inyong mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala dito ng bigas, dilata, at mga pangayuda sa ating mga kapatid na nasalanta at nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay tinuturuan tayong maging dakila. Dakilang katulad niya, hindi lamang nagdarasal, kundi nagmamalasakit sa kapwa, namumuhay ng matuwid at mapagkumbaba. Kaya nga ipagdasal natin ang bawat isa sa paglapit ng mga mahal na araw, lalo tayong tumulad sa kabutihan at kadakilaan ni Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Nawa'y maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus.
Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintungo ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati.